Bantay trapiko naman tayo mga kapatid, kasabay ng balik trabaho natin ang pagbabalik din ng MMDA sa light truck ban sa EDSA. Alamin natin ang sitwasyon doon kasama si Justine. Punsa lang Justine, araw-araw na ba iiral yung light truck ban sa EDSA? Good morning, Marga. Actually, mula lang Lunes hanggang Sabado, except na lamang kapag holidays, iiral yung light truck ban sa EDSA. Sakop din yan yung kahabaan ng Shaw Boulevard. Ayon sa MMDA, hindi pwedeng dumaan sa EDSA ang trucks na anim pataas ang gulong at ang gross capacity weight ay nasa 4,500 kilograms. Sakop din ito ang parehong open at enclosed na trucks. Pero exempted sa ban ang may mga kargang perishable goods tulad ng gulay at mga prutas. Bawal bumagtas ng EDSA ang light trucks mula 5 a.m. hanggang 9 p.m. habang bawal din sila sa Shaw Boulevard mula 6 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 10 p.m. Ang mga lalabag sa light truck ban ay pagbumultahin ng 2,000 pesos. Samantala, Marga, nandito tayo ngayon sa EDSA Australia kung saan both northbound and southbound lanes ay magaan pa ang ng mga trapiko. Gamit na gamit din yung bike lanes both sides dahil doon dumadaan ang mga kababayan nating nakabisikleta. Samantala, Marga, maliban sa light truck ban, na una nang ibinalik ng MMDA yung truck ban sa buong Metro Manila noong May 17. Epektibo yan mula 6 a.m. hanggang 10 a.m. at 5 p.m. hanggang 10 p.m. Samantala, ayon din sa MMDA, ay hindi muna nila tatanggalin yung patuloy pa rin iiral yung yung number coding scheme sa buong Metro Manila. Nananatili pa kasing manageable yung daloy ng trapiko at hindi pa bumabalik sa dating maraming bilang ng mga sasakyan na bumabagtas sa mga lansangan. Marga? Maraming salamat, Justine Ponsalam.